Yung mga lagay ko. Papa Jesus, pagalingin niyo po siya. Maraming salamat, Agua. Gawin niyo na lahat sa akin, pero wag na wag yung kakantin ng pamilya ko. Dahil sa oras na malalaman kung may kinalaman kasi nangyari, kakalimutan ko talaga na kayo ang nanay ng asawa ko. Concerned lang ako sa'yo. Maybe, you know, I feel that you need a friend right now. Stay with Sita if you want. Tama ka. Kailangan ko ng kaibigan. Nasaan sila Paco at si Agua? Napahanap ko si Paco na matutuluyan nila. Baldo, ito na ang simula. Gamit ang impluensya ni Lucas at kakayahan ni Agua, yayaman tayo. Ganda naman po dito. Hinanda talaga yan para sa'yo. Salamat po. Paco, kailan ba tayo uuwi? Agua, inaayos pa namin yung sasakyan mo, Agua. Alam mo na, hindi pwedeng basta-basta. Baka may makita sa'yong tao, delikado. Mamaya, mapahama ka. Ganun po ba? Maraming salamat po. Pasensya na po sa abala. Wala yun. O paano? Mauna na ako para makapagpahinga si Agua. Sige. Ako, maraming salamat ha. Alam mo, ngayon ko lang naranasan to. Yung matanggap ako ng mga tao. Napakabuti ng pamilya mo. Maswerte ka. Paco, may problema ka ba? Bakit? Wala lang kasi parang napansin ko simula nung dumating tayo dito, parati kang tahimik. Parang ang lalim ng iniisip mo. Wala ito, Agua. Tara, magpahinga ka na. Malamang napakayo sa biyahe. Ika, tuturo yung kwarto mo. Salamat. Lucas. Oh, Roselle. Naisip ko lang kasi, baka sakaling gusto mo nang lumipat ng lugar na pinagagamutan. Alam mo, ibig mo sabihin? Naaalala mo ba yung lugar na binili mo sa akin sa Bulacan? Oo. Oh. Naisip ko kasi baka mas okay doon eh. Kung dito ka kasi magsisimula ulit ng manggamot, baka mamaya iguluhin ka ulit ng mga tao na galit sa'yo. Tsaka baka pagdating natin doon eh, mas marami tayong makuhang mga tagasunod. Pero maganda yung naisip mo. Talaga? Naku, sige, huwag kang mag-alala, Lucas. At ipapaasikaso ko na lahat kay Baldo. Sabihin mo na lang sa akin kung kailan mo gustong pumunta doon at ayos na ang lahat. Salamat, Griselda. Alam mo, nakikita ko talaga na malaki ang malasakit mo sa akin. Oo naman. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo eh. Hi, Bendita. Hi, Ronnie. Kanina pa kita pinamamasta. Parang lalim ng iniisip mo ah. Your parents? Ang gulo-gulo ng pamilya ko, Ronnie. Si Agua nawawala. Tapos si Mama at Papa, nagkakagulo. Naisip ko, ilang beses ko bang kailangan makita ang nasisira ang pamilya ko. Alam mo ano na-realize ko? Na tuwing nawawala si Agua, nagkakagulo sila. It's as if she's the only thing that keeps the family together. Bakit ako hindi ko kaya gawin yun? Alam mo, Bendita, hindi makakatulong kung i-blame mo ang sarili mo sa mga masamang nangyayari sa pamilya mo. You know, things happen for a reason. Wala naman to, Ronnie. Hayaan mo na ako. Ito naman, para ka namang bago. Alam mo, naninibago talaga ako sa'yo. Kasi hindi yan ang Bendita na kilala ko dati. Yung Bendita na kilala ko, fighter. Hindi mapapatalo sa mga problema. Bendita, I'm your friend, right? So alam mo na nandito lang ako para sa'yo. Salamat, Ronnie. Sir? Sir, gising mo po. Bakit?
Sir, gising na po kayo. Hindi pa po kayo nag-aalmusal, hindi pa po kayo nagtatanghalian eh. Nag-aalala na po ako sa inyo. Hayaan mo na muna ako, Tonyang. Sige na, lumabas ka na. Nagtatanong na rin po si Ben kung papasok daw po ba kayo sa klinik kasi marami na raw po kayong pasyente. Ako nang bahala kay Ben. Ako nang kakausap sa kanya. Eh, tsaka sir... Tonyang, sige na! Tika, wala mo umitindi. Umalis ka na, lumabas ka na. Gusto ko mapag-isa. Ay, opo, opo. Lalabas na po ako. Tonyang, pasensya ka na. Eh, sir, huwag po kayo mag-alala. Intindihan ko po kayo. Naiintindihan ko po yung pinagdadaanan ninyo. Hindi naman po madali yan. Ako po ang kasama ninyo nung nawala sa inyong pamilya ninyo. Talang ko po na pinaglaban niyo po sila. Eh, kaya lang po naisip ko po, ngayon pa po ba kayo susuko? Ngayon pa po ba kayo mawawala ng pag-asa? Natapos na po ako. Mahal! Oh, Ben! Anong balita? Wala pa rin eh. Ha? Hindi ko pa rin makita si Iago eh. Oh, ano ba yan? Masyado nang matagal na nawawala siya. Hindi siya mahanap. Nag-aalala na ako, Ben. Ako nga din, nag-aalala na rin eh. Nagkakagulo pa dun sa bahay nila. Nag-aaway pa si Ma'am Mercedes saka si Dr. Marcial. Ma? Gandang araw po, Aling Griselda. May mga binili akong damit para sa'yo. Salamat po. Kamusta ka naman dito? Okay na okay po. Sobra-sobra na nga po ang pag-asikasa sa akin ni Paco at Mang Baldo. Mabuti naman kung ganun. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Yung hindi kinakatakutan at sinasaktan. Sa wakas, nakita ka na rin namin. Matagal ka rin namin hinanap. Sabi mo na ikwento ni Doc Marcial na may binigay na sulat si Agua na sabi magpapalamig lang siya tapos uuwi siya uli. Oh, bakit? Kilala natin yung batang yan, Ben. Ayaw niyang yung may nag-aalala sa kanya. Kaya nga siya sumulat, di ba, para sabing okay siya. Eh, bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Anong ibig mo sabihin, Rosie? Hindi kaya may masamang nangyari kay Agua, Ben? Rosie, huwag ka namang ganyan. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Baka mamaya magdilang anghel ka dyan eh. Ni, sana nga, mali ako. Kaya lang habang tumatagal na hindi siya nahahanap, Ben, nag-aalala ako eh. Lalo akong kinakabahan. Aling Griselda? Hindi. Ang ibig sabihin ko lang, matagal na kasi kami naghahanap ng Luna sa sakit ko. Mabuti na lang dumating ka. Kung hindi, hindi ko na siguro alam kung anong nangyari sa akin. Wala po yun, Aling Griselda. Mapait din naman po si Paco sa akin eh. Siya nga po ang nag-alaga sa akin nung madisgrasya ako sa isla. Hulog ka ng langit sa amin, Agua. Pwede bang dito ka na lang sa amin? Pasensya na po kayo, Aling Griselda. Mabait po kayo sa akin, pero meron din po akong magulang na naghihintay sa akin. Ayoko naman po silang mag-alala. Ganun ba? Huwag po sana kayong magalit sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo, Agua? Dapat nga magpapasalamat pa ako sa'yo, hindi ba? Maraming salamat, Agua. Hindi ba magtataka si Lucas bakit parati kang pumupunta dito? Nagpaalam ako na inaayos ko tong bahay, hindi yun maghihinala. Kumusta si Agua dito? Buhay, prinsesa, syempre. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Bakit gusto mo maganda ang pakitungo natin dyan sa Agua na yan? Eh, ang laki ng atraso ng pamilya niya sa atin. Baldo, diskarte yan. Syempre, pagkakakitaan natin yan si Agua, limpak-limpak na kayamanan bibigay sa atin yan. At ang kayamanan, pinangangalagaan. Kaya hanggat kaya natin papaniwalain siya na hindi natin siya ginagamit, yun ang gagawin natin. Itanong nga niya sa akin kung kailan siya makaka-uwi eh. O di ayaw mo siya magtanong na magtanong. Tutal wala rin naman siya magagawa eh kapag kinulong na natin siya dito. Umibilib na talaga ako sa'yo, Griselda. Talagang nag-iisip ka na ngayon.
papaniwalain muna natin siya. Naligtas siya dito sa poder natin. Matutupad ng mga plano natin, Baldo. Kasama si Lucas, malaki ang kikitain natin sa dalawang yan. Kaya galingan mo at mag-iingat ka. Dahil matagal na natin itong plinano, baka mamaya mapurnada pa. Reglado, Griselda. Nay, si Agua ba hindi pa papauwiin? Naluloko ka na ba, Paco? Taon ang binilang natin para makita natin si Agua. Ikaw mismo ang naghira para makita siya. Tapos ngayon, gusto mo pauwiin? Nay, napakabait ni Agua eh. Pero Nay, tinigtas si Agua ang buhay ko. Pati nga buhay niyo eh. Kung alam niyo yung nagawa ng magulang niya, wala siyang kasalanan doon, Nay. O ngayon, ano sinasabi mo? Nay, sinasabi ko lang. Kung ano man yung mga pinaplano nyo, ayaw na sumama. Total naman, ako nakakita kay Agua. Siguro naman asahan ng desisyon na pauwiin siya, di ba? Utang na lumbo talaga! Ngayon kakampi ka pa sa kanila? Sige! Sige pa ako, subukan mo na pakawalan si Agua at ako ang makakalaban mo. Ano ba nangyayari dito? Baldo ko, sabi mo ano ka na. Gusto pa naman pauwiin si Agua. Naloko ka na ba? Ha? Ay, naawa na ako kay Agua eh. Tayo na nga yung tinulungan, tapos pagkabalakan niyo pa ng masama. Sa akin, hindi ka ba naawa? Baka nakakalimutan mo. 10 taon ako nakakulong dahil sa pamilya niya. Kaya ang tagal na nun eh. Kung tutuusin, kaya kaya nakulong kasi may ginabahing kasalanan eh. Isa pa, kaya tayo naghirap. Pwede namang kalimutan na yun, di ba? Dahil nakabawi na si Agua. Pinagalhin kami ng nanay. Nakakalimutan mo na ba pangako mo sa akin? Nakabawi ka na ba sa akin? Hindi pa. Kaya huwag mo nang dagdagan pa. Huwag mo nang guloy ng plano namin ng nanay mo. Hindi, malilinti ka nga sa akin. Ako, halika na, kain na tayo. Sarap ang pagkain. Nagluto ako ni Aling Griselda ng gulay. Ako, may problema ba? Patawarin mo ako, Agua. Bakit? Anong ginawa mo? Anak? Kumain ka na? Hindi, Nay. Wala po akong gana. Ako? Ano yung sasabihin mo? Wala, Agua. Sige. Agua, na gusto mong buong pagkain? Opo, Aling Griselda. Aling Griselda, ano ba yung problema ni Paco? Ay, naku, huwag mong pansinin yun. Busog lang yun, kaya ayaw kumain. Sige na, kain ka lang ng kain. Okay ka lang ba dito? Okay na okay po, Aling Griselda. Maraming salamat nga po pala sa mga pinamili niyong damit. Hindi na po dapat kayo nag-abala. Hindi naman po ako magtatagal dito eh. Wala yun. May hihingin nga sana akong pabor sa'yo eh. Sana hindi mo ako ipahiya. Ano po yun? Eh, kasi Agua, meron akong mga kakilalang kaibigan at saka mga kamag-anak na merong malulubhang karamdaman. Naisip ko lang, total, hindi ka pa naman makaka-uwi. Baka pwede mo silang tulungan. Pasensya na po kayo, Aling Griselda. Hindi na po kasi talaga ako nang gagamot. Huwag kang mag-alala. Sisiguruhin ko naman na hindi ka nila makikita eh. Ginamot ko lang po kasi kayo talaga dahil nag-aagaw buhay na kayo. Tsaka dahil kaibigan ko po kasi si Paco. Ganun ba? Ako pa, paano ba yan? Sabihan ko na kasi silang lahat na pumunta dito sa bahay. Mapapahiya ako. Pasensya na po kayo, Aling Griselda. Talaga? Ako, sayang naman. Ang ganda-ganda pa man din ng trato namin sa'yo, tapos ipapahiya mo lang pala ako. Sige po, Aling Griselda. Tutulungan ko na po kayo. Maraming salamat, ha? Tama nga ang sinabi sa akin ni Paco. Mabait ka ngang bata.
Agwa. Patrick Edo, bakit po? Nandito ako para bigyan ka ng babala. Ano pong ibig niyong sabihin? Agwa, maraming masasamang tao ang gustong gamitin ang iyong kakayahan. Siguruhin mong sa iyong pagpapagaling, ang mga taong pinapagaling mo ang nakikinabang. Sandali lang po, hindi ko po kayo maintindihan. Pag-ingatan mo ang iyong sarili, Agwa. Patrick Edo! Kinabahan ako nung narinig ang sumisigaw eh. Ano, kinipan ko na naman kasi si Patrick Edo. Patrick Edo? Sino yun? Ay, ko siyang napapanaginipan. Simula pa nung bata ako. Simula nung ginamit ko na yung kakayahan ko magamot. Ano bang napanaginipan mo? Wala pa ako. Agwa, pwede bang wala. Eh, sumisigaw ka kanina. Ako gusto ko nang umuwi. Agwa, inaas ko pa yung pag-uwi mo eh. Pasensya ka na pa ako kung makulit ako. Nag-aalala lang kasi ako para kay Mama at Papa. Sabihan kita ha, pagka-okay na. Salamat pa ako. Sige na, magpahinga ka na. Pasok na yan. Nadalawin ko lang si Papa, I'll see if he's okay. What for? Baka nakakalimutan mo na kung anong ginawa ng Papa mo sa Mama mo. Eh, what if wala naman kasi talagang nangyari sa kanila ni Tita Divina? Eh, kung mayroon? I'm willing to give him a chance to explain. To prove his innocence. You're crazy, Benita. Ano ba bang paliwanag gusto mo? Nakita sila ni Mercedes with her own eyes. Wowa, I wouldn't commit the same mistake twice. Given na may ginawang masama si Papa kay Mama, it doesn't change the fact na ama ko pa rin siya. Hindi na ako papayag na mangyari yung nangyari dati. I missed 10 years of having a relationship with my father dahil sa pakikialam nyo. Ngayon kung ayaw nyo magkagulo tayo, just let me be. Mercedes? Oh, hindi ka pa bihis? Bakit? May lakad ba tayo? Huwag mong sabihin magmumukmuk ka dito buong araw. Hindi naman ako nagmumukmuk eh. I just need time to think. Think about what? Hindi pa ba pagmumukmuk yan ginagawa mo? Eh, alam mo namang pinagdadaanan ko ngayon, hindi ba? Yes, I do. Kaya nga alam ko na walang magagawa yan ang pag-iisip mo. You should go out, enjoy life. Paano naman ako mag-enjoy? Hindi lang naman si Marshall ang problema ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakikita si Agwa. E di, hanapin natin si Agwa. Huwag na, Luisito. You don't know what you're getting yourself into. Look, Mercedes. Alam ko ng tungkol kay Agwa. I can handle it. Mamili ka. Magmukmuk ka dito buong araw or hanapin natin si Agwa. Sige. Magbibihis lang ako. Hoy! Ikaw ba talaga, Divina? May wala kang katiting na kahihiyan sa sarili mo? Nagpunta ka pa dito? Tonyang, hindi ikaw ang gusto ko makausap. Si Doc. Eh, ang tanong, gusto ka bang kausapin ni Doc? Alam mo, Tonyang, napipikon na ako sa'yo. Kung makaasta ka, akala mo ikaw yung asawa. Tama! Congratulations! At least ako alam ko kung saan ako pupuesto. Eh, ikaw, alam mo, Divina, kung ano ka? Anay. Anay ka ng pamilyang ito. Hindi ka na welcome dito. Siksik ka pa ng siksik! Papatulan na talaga kita, Tonyang! Papatulan mo, eh! Sir, itong... Pumasok na sa loob. Pero... Kakausapin ko yan. Pumasok na.
Anong ginagawa mo dito? Nag-aalala lang ako sa'yo, Dok. Hindi ka kasi pumapasok sa klinik. Ayaw kita makita. Dahil sa nangyari sa atin? Dok, hindi ko naman hinihingi na mahalin mo ako o panagutan mo ako. Sana lang bigyan mo ko ng pagkakataon. Pakita sa'yo kung gano'ng kita kamahal. Ang laki ng hinihingi mo dahil hindi kita mahal. Alam mo kung anong ginawa mo? Maayos na sana pagsasama namin ng Mercedes. Pero nung nakita niya tayo, sinira mo ang buhay namin. Divina. Dok, wala akong sinira. Matagal na kayong sira. Baka nakakalimutan mo, noong mga oras na wala sila, ako ang pamilya mo. Alam mo kung alam ko lang na isusumbat mo sa akin, han? Sana hindi na kita pinatuloy sa pamamahay ko. Sorry, Dok. Ayoko na nagagalit ka sa akin. Ayoko. Pinatigilan mo na ako. Ha? Dok, bigyan mo naman ang pagkakataon. Mahal kita eh. Wala kang dapat patunayan. Dok. Divina, sige na. Dok, mahal kita. Bendita? Bendita! Bendita, Bendita! Bendita, sandali. You know what's funny? I was willing to give you another chance para i-prove sa akin na hindi mo niloloko si Mama. Para ma-prove sa akin na wala kayong relasyon ng Divina na yan. Sandali. Bendita, let me explain. Guess what? Wala ka nang dapat i-explain. Kasi kitang-kita na ng dalawang mata ko. Bendita, wala kami relasyon ni Divina. Wala. Maniwala ka sa akin. You totally blew it. Ngayon, let me make this clear to you. Wala nang kinalaman si Wawa sa pagkamuhi ko sa'yo. Ikaw na ang may kasalanan ng lahat. Bendita! Hindi ko gusto na pati yung anak mo magalit sa'yo dahil sa nangyari sa atin. Divina, umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Naintindihan mo ba? Bakit mo gawin to sa akin? Alam mo, bibigyan kita ng pagkakataon bang ganap ng ibang trabaho. Pero wag na wag ka na tumuntong sa pamamahay na to. Dahil ayaw ko na magkaroon ng kahit anong ugnayan sa'yo. Dok, huwag mo itong gawin sa akin. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka, Dok. Ano ba pinagsasabi mo? Ha? Alam mo, dapat matagal ko na ginawa ito eh. Para hindi na ito yung mantok sa ganito. Ayoko makita ang taong sumira sa pamilya ko. Umalis ka na! Dok, mahal kita. Huwag itong gawin sa akin. Divina, hindi kita mahal at hindi kita kaya mahalin. Kasi si Mercedes ang mahal ko. Naintindihan mo ba? Umalis ka na! Luisito, ah? Hi. Oh, pinahanda ko na yung bangka. Salamat. Sana may magandang balita na tungkol kay Ago. Don't lose hope, Mercedes. We'll never know. Maybe this is our lucky day. Let's go. Nalibot na natin yung lahat ng isla. Pero nararamdaman ko, hinahanap din sila ni Marshall at ni Ben. Pero ba't ganun? Hindi pa rin natin makita si Agua. Huwag ka mag-alala. Nahanap din natin si Agua. Hala! May paakbay-akbay pa to! Ano yun? Mama, ano ba yun? Sabi niya na po, may bumanggang dolphin sa atin. Ah!
Saan ba kayo galing? Wala, Mama. Naglibot-libot lang kami. At baka sakali kami na makita namin si Agua. Oh, may lead na ba kayo? Wala pa rin eh. Pwedeng akit na ako kasi it's been a long day. Gusto ko na magpahinga. Okay, good night. Salamat. Good night, Ma. Good night. You'll thank me later. What do you mean? Ako ang nag-convince kay Mercedes na iwalayan si Marshall. Now you're free to be with her. Doña Amelia, magkaibigan lang kami ni Mercedes. Tanggap ko na yun. Oh, but this is a perfect opportunity na magka-developan kayo. Lalo na ngayon, na wala na sa sistema ni Mercedes at Marshall na yan. Galit siya kay Marshall. But it doesn't mean na hindi niya mahal si Marshall. Luisito, hindi mo pwedeng ipagkaila sa akin na umaasa ka pa rin. Hindi ba? Ikaw ang gusto kong mag-imanugang, Luisito. Sana hindi mo palalampasin ang pagkakataon na ito. Kung mawala pa sa'yo si Mercedes ngayon, huwag ka nang umasa na mamahalin ka pa niya. Kaya, quit the best friend act. Okay? Bendita! Anak! Bendita! Alam mo, hindi ko inaasahan na maintindihan mo. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon para magpaliwanag. Habang buhay na lang ba tayo magpapaliwanagan? Anak, hindi ko talaga alam kung bakit nagising na lang ako sa bahay ni Divina. Pakwit it! Wala akong balak makinig sa mga paliwanag mo. Bendita, kung kailangan ko ulit-ulitin. Para makinig ka lang sa akin, gagawin ko. You don't deserve it. Bendita, sandali! Bendita, matagal ka naniwala na kinalimutan kita. Na pinabayaan kita. Dahil sa paninira sa akin ng lola mo. Bendita, tinis ko yun. Bendita, kung hinihiling ko lang sa'yo, this one time, magtiwala ka sa papa mo. Yun man lang ibigay mo sa akin. Bendita? Baby, anong nangyari? Naku, sabi ko sa'yo, mag-ingat ka eh. Ay, naku. Ano, masakit ba? Ha? Opo. O, okay, don't cry na. Kailangan gamutin ni Papa yan. Ha? Ayoko, Papa. Bakit? Masakit eh. Naku, masakit. Naku, Bendita, pag hindi ginamot ni Papa yan, mamamaga lalo yan. Magkaka-infection yan. Sige ka, lalabas ang train dyan. Ayoko, Papa, please. Oo, sige, sige, sige. O, hindi na. Hindi na gagamundin ni Papa. Pupunta tayo sa park. Tapos, kakain tayo ng ice cream. Bili tayo ng mga balloons. Gusto mo ba yon? Ha? Ganun na lang. O, sige, 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 sige. O, don't cry na, don't cry na. Tama na, ha? Tamo, nagamot na ni Papa. Ang galing mo talaga, Papa. Ikaw ang the best doctor ko sa buong mundo. Best doctor lang? Siyempre, best papa din. Yeah. Malayo pa ang umaga. Gusto mo lumot ako? Papa, okay ka lang? Namatuwa ka pa eh. Malay mo, magkaroon ka ng bagong kapatid. Layoan mo ang pamilya ko. Kung maldita ka, Divina, mas maldita ako sa'yo. Inaayos ko talaga itong hardin para sa paggagamot mo. Maganda. Ika, Amalia, kailangan niyo akong tulungan. Tulong? Pinapalipat na niya ako ng clinic. Hindi ko na problema yun. Problema mo na yun. Problema niyo rin yun. Pero kapag ako nainis, sasabihin ko ang totoo na walang nangyari sa amin ni Doc. At sasabihin ko kay Ate Mercedes na plano niyo lang lahat yun. Marami nagpauna ng bayad para mauna sa pila. Griselda, ang laki ng kikitain natin. Mang Baldo, aling Griselda, papabayad po ba kayo sa panggagamot ko?